Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps! Ang pelikulang pag-uusapan natin ay ang action-adventure movie na Part 2 ng Mission Impossible film series na pinalabas noong 2000. Si Dr. Vladimir ay isang biogenetic scientist sa Biocyte Pharmaceutical Company. Inutusan siya ng kanyang kumpanya na gumawa ng isang virus at ang antivirus nito para pagkakitaan. Matagumpay niya itong nagawa, at ang tawag sa virus na ito ay Chimera, samantalang Bellerophon naman ang tawag sa antivirus nito. Pero hindi sang-ayon ng doktor sa buong plano ng amo niya kaya ininject niya sa sarili ang virus at tinakas ang tanging gamot nito. Tinawagan ni Dr. Vladimir ang kaibigang si Dimitri, ang cover name ni Ethan na isang IMF agent, na sabayan siya sa biyahe papuntang Atlanta. Ayon sa doktor, ang virus na ito ay kakalat lamang pagkalipas ng 20 hours. Kaya kailangang makarating siya sa destinasyon bago pa matapos ang 20 hours na palugit. Buong akala ni Vladimir na ang kaibigang si Dimitri talaga ang kasama niya sa eroplano pero si Sean pala ito. Ang dati palang kasama ni Ethan sa IMF pero tumiwalag na ito. Ginamit lang nito ang mukha ni Ethan para nakawin ang virus at pagkakitaan ang gamot nito. Sinadya din itong i-crash ang eroplano para mawala ng tuluyan si Dr. Vladimir. Nang mga panahong iyon, nasa bakasyon si Ethan. Isang araw, habang nasa rock climbing ang agent, may dumating na helicopter. May ibinaril sa kanyang isang maliit na rocket. Napailing na lang siya dahil alam niyang ito ang susunod niyang mission. Binuksan niya ito at isinuot ang lumabas na salamin. Ang mission niya ay bawiin ang nasabing virus at ang antivirus nito sa mga kamay ni Sean. At dalawa lang ang pupwede sa team niya at isa dito ay ang isang civilian pero professional na magnanakaw na si Naya. Kailangan umano niyang ma-recruit ang babae sa madaling panahon para makuha agad niya ang buong detalye ng kanyang mission. At gaya ng dati, nagse-self-destruct ang unit na pinanggagalingan ng kanyang mission. Isang gabi sa hotel sa Seville, Spain, nagtagpo din ang landas ni Ethan at Naya. Pero biglang nawala ang babae sa paningin niya. Nasa second floor na pala ito at hinahanap ang sekretong vault na may lamang mamahaling alahas. Sinundan niya ito at nagulat si Naya nang makita siya. Tinulungan pa niya itong nakawin ang alahas pero ilang saglit lang tumunog na ang alarm pero hindi sila hinuli ng mga guards dahil si Ethan pala ang security engineer ng hotel. Pinagtakpan niya ang babae para makatakas ito pero pinabalik muna niya ang alahas na itinago nito sa dibdib. Disappointed si Naya nang ihatid niya palabas. Dito ito inoferin ni Ethan na magsama sila sa isang importanteng mission pero sagot nitong pakialamero umano siya kaya hindi nito nakuha ang kalahating milyon na alahas saka ito paharurot na umalis. Kinabukasan, sinundan ni Ethan ang babae. Sinubukan niya ulit kausapin tungkol sa offer na trabaho pero tumanggi pa rin ito. Pero nang mailigtas ito ng agent sa kapahamakan, pumayag na rin si Naya. Nang sumunod na gabi, nakipagkita si Ethan sa mission commander nilang si Swanbeck. Dito niya nalaman ang tungkol sa pakiusap ng kaibigang doktor at ang pagkamatay nito sa nag-crash na eroplano. Sa pagkakataon niyon, wala pa silang idea kung ano ang Chimera na sinasabing monster na nagawa ni Vladimir. At naging palaisipan din sa kanila kung bakit ito ninakaw ng dating IMF agent. Pero napagtanto nilang pwede umano itong pagkakakitaan ni Sean. Kaya kailangan nilang magplano para mabawi ito ni Ethan. Nagulat ang agent ng banggitin ni Swanbeck na isasama sa mission si Naya. Dito niya nalaman na may relasyon dati si Sean at Naya, na hanggang ngayon ay gusto pa rin ang dating agent sa babae. Sinabihan ni Swanbeck si Ethan na kailangang makumbinse niya si Naya na alamin sa dating nobyo kung ano itong Chimera at mag-report sa kanya. Pero hindi kampante si Ethan sa ideyang ito dahil wala umanong karanasan ang babae para sa trabaho nila. Dahil dito, binigay ng commander ang isang recorder sa agent para pag-isipan nito kung ano ang pwede nitong gawin sa mission. Nagalit si Naya nang malaman kung ano ang magiging papel niya sa mission ni Ethan. Pero nalungkot din ito nang malaman ang kasamaang ginawa ni Sean sa mga inosenteng pasahero ng eroplanong nag-crash sa mabatong bundok. Kahit ayaw ni Ethan sa gagawin ni Naya, wala na rin itong magagawa. At kalaunan ay tinanggap na din ng babae ang mission kahit na magkita pa silang muli ng ex. Dahil dito, nilagyan ni Ethan ng chip ang paa ni Naya. Hindi umano ito ma-detect ng kahit anong detector at madali lang matrace ang babae ng team ni Ethan.
at para makuha nila ang atensyon ni Sean, kunwaring nahuli si Naya sa Spain sa pagnanakaw. Hindi nga sila nagkamali, dahil ilang oras lang ay nabalitaan agad ng dating agent ang nangyari sa babae. Kaya mabilis nitong inasikaso ang paglaya ni Naya at hinatid ito ng mga tauhan sa location ng dating agent. At ng mga oras ding iyon, nakalapag na din ang dalawa pang kasama ni Ethan sa mission, si Billy na isang piloto at si Luther na isang magaling na hacker. Sabik na sabik si Sean nang makita ang dating kasintahan. Wala itong kamalay-malay sa totoong katauhan ni Naya kung bakit ito bumalik sa kanya. At sa tulong ng chip, na-trace na din ng team ni Ethan na safe ang babaeng dumating sa pamamahay ng dating agent. At sa mariing pagsusuri ni Ethan at Luther sa video ng doktor, pumasok sa isip ng agent na malamang nakagawa ng delikadong virus ang doktor na ngayon ay nasa mga kamay ni Sean. Habang tulog si Naya, ibinigay ni Sean sa right hand niyang si Hugh ang memory card kung saan may lamang impormasyon sa Chimera virus na ipapakita nila sa isang kliyente. Nang sabihin ni Hugh na nagdududa ito sa totoong pakay ng pagbabalik ni Naya, hindi ito nagustuhan ni Sean. Masyado na daw ang pagsususpecha nito sa babae kaya sinabihan niya itong huwag nang makialam dahil nakahanda naman siyang sumugal para lang bumalik ang dating kasintahan sa kanya. Sa kanito biglang hiniwa ang isang daliri ng alalay. Isang araw habang nanunood ng horse race si Sean at Naya, nakatambay na ang team ni Ethan sa paligid. Sinabihan ng agent ang babae na kailangan nilang makakuha ng kopya ng laman ng memory card kaya gagawa sila ng paraan para maipuslit ito sa kamay ni Ethan. Habang nag-aantay sila ng sunod na laro, nagkipagkita muna si Sean sa kliyente nito. Nang e-search ni Luther ang lalaking kausap ng dating agent, ito pala ang boss ng doktor na si John. Ang CEO ng Biocyte Pharmaceutical. Nilagay ni Sean ang card sa camera at pinakita ito sa kliyente. Nang mapanood ito ng CEO, nagulat ito at mukhang hindi nagustuhan ang nakita sa video. Pagkalipas ng ilang saglit, umalis na ang CEO at kinuha na ni Sean ang memory card, nilagay sa isang envelope at ipinasok sa bulsa ng kanyang jacket. Pabalik na ang lalaki sa kinaroroonan ni Naya kaya kinumpirma ni Ethan sa babae ang envelope na nasa bulsa nito. At dahil certified na magnanakaw si Naya, pasimple lang nitong kinuha ang envelope sa jacket ni Sean saka dumukot din ang pera sa bulsa ng lalaki para pangtaya umano. Pero nang akala nitong nahal ata siya ng lalaki, hindi pala. Gusto rin pala nitong tumaya sa susunod na laro. Mabilis na kumilo si Ethan at ang team nito para maisigawa ang pagkopya ng memory card na hindi ikapahamak ni Naya. Nang makita ni Hugh na dumaan si Naya, sinundan niya ito pero hindi niya alam na nakahanda na si Billy na harangin siya. Galit na galit ito sa lalaki nang sadya nitong ibagsak ang pinto at naipit ang sugat sa kamay. Dumiretso si Naya sa beating area at hinahanap si Ethan. Biglang sumulpot ang lalaki sa likod niya kasunod si Luther na may dalang camera. Mabilis nilang sinagawa ang pagkopya ng video sa memory card. Nakita ni Ethan kung gaano kadelikado ang virus na ito pag kumalat. Matapos makopya ang video, siya namang pagdating ni Hugh sa beating area. Hinanap nito si Naya at mabilis na lumapit sa babae. Sinabihan ni Ethan si Naya na ilalabas na niya ito sa poder ni Sean dahil nakuha na nila ang impormasyon tungkol sa Chimera pero pinaalis na siya ni Billy sa gilid ni Naya dahil makikita siya ni Hugh. Akala ni Hugh may kausap ang babae pero wala itong naabutan. Nagumpisa na ang race nang bumalik si Naya sa gilid ni Sean. Dito nagkamali ng suksok ang babae sa envelope sa jacket ng lalaki. Imbes na sa kaliwa, sa kanan niya ito nalagay kaya napansin ito ni Sean. Isang gabi, kinidnap ni Ethan si John at dinala sa isang isolated na room. Nagmaskara si Ethan bilang si Dr. Vladimir at sinabihan ang CEO na infected ito ng virus. Para pilitin itong magsalita at makakuha sila ng dagdag na impormasyon tungkol sa virus. Nakumpirma din nila na pera nga ang habol ng CEO para sa Chimera na ito. Pinatulog nila ulit si John at hinatid sa bahay. Ginising ito ni Billy na kunwari walang nangyari at nakatulog lang ang CEO sa sasakyan. Nang mga oras din na yon, sinunod ni Naya ang instruction ni Ethan. Patakas na ito sa bahay ni Sean pero bigla niyang nakasalubong ang lalaki sa isang sulok. Walang kaalam-alam si Naya na si Sean pala ito gamit ang mukha ni Ethan. Binulsan niya ang babae para malaman ang mga plano ng kalabang agent.
Dahil akala ng babae na si Ethan ang kausap, sinabihan ito ng lalaki manatili muna sa bahay ni Sean para malaman pa umano nila ang mga susunod pang hakbang ng dating nobyo. Nang bumalik na si Naya sa loob, napaiyak si Sean nang malaman na may ugnayan si Ethan at ang dating kasintahan. Natotoo ang mga hinala ni Hugh kay Naya. At dito na nalaman ng team ni Ethan na wala sa kamay ni Sean ang virus pero nasa lalaki umano ang gamot kaya lumalapit ito kay John para makakuha ng virus. Dahil dito, kailangang sirain ni Ethan ang nakatagong kay Mira sa laboratory ng Biocyte. Pero alam din pala ni Sean na ito ang susunod na plano ng dating kasama. Kaya pinag-aral ang mabuti ng team ni Ethan paano pasukin ang Biocyte building. At para umano maiwasan ang security system, sa taas dadaan ang agent. Pagkatapos ng kanilang paghahanda, buwis buhay na pinasok ito ni Ethan. Pero ang hindi niya alam, pinag-aralan din ng team ni Sean ang mga galaw nila. Habang nakapasok na siya sa laboratory, nakapasok na din sa loob ng building ang team ni Sean. Pasimple lang itong pumasok pagkatapos patayin ang guard sa lobby ng building. Ilang saglit ang lumipas, nakita ni Luther sa monitor na nasa building umano si Naya. Nagtataka silang dalawa ni Billy paano at bakit nasa Biocyte ang babae. Malas pa dahil hindi pa nila makontakt si Ethan habang nakaandar pa ang generator ng building. Nang mga sandaling iyon, tagumpay na nasira ni Ethan ang kay Mira sa incubation room. Sunod ay ang huling virus na nasa chamber na nakalagay sa tatlong injections. Nasira na din ni Ethan ang dalawang nasa injections pero nang mahawakan na niya ang huling injection, biglang dumating si Sean kasama ang mga tauhan. Dito na sila nagkabarilan. Habang nag-aantay si Luther sa pagbalik online ng kasamang agent, pinasabog ng kalaban ang sinakyan nitong van. Buti na lang nakita nito ang bomba at nakatakas bago pa ito sumabog. Balik sa laboratory, nasa sahig na ng lab ang huling injection ng Chimera virus. Hindi ito makuha ni Ethan dahil binabantayan siya ng team ni Sean at hindi rin niya hahayaan na mapasa kamay ito ng dating kasama. Nang mga sandaling iyon, kasama pala ni Sean si Naya para ma-blackmail si Ethan. Alam kasi ng lalaki na hindi kayang saktan ng agent ang babae kaya inutusan niya ito para damputin ang injection at dalhin sa kanya. Alam ni Ethan ang balak gawin ni Naya, kaya tinitigan niya ito na huwag sundin ang utos ni Sean. Pero may iba palang plano ang babae. Dinampot nito ang injection at walang sabi-sabing ininject sa sarili ang natirang Chimera virus. Gulat na gulat ang dalawang lalaki sa ginawa ni Naya. Dahil sa ginawa ng babae, inurasan kaagad ito ng 20 hours ni Ethan. Umuusok sa galit si Sean pero hindi rin niya kayang barilin ang dating kasintahan dahil nasa katawan na nito ang virus na kailangan niya. Dahan-dahang lumapit si Naya kay Ethan hanggang mahila siya ng agent. Pinagalitan niya ang babae pero wala na rin silang magagawa. Sinabihan niya si Naya na manatiling buhay at nangakong babalik ito bago pa man matapos ang oras na palugit. Paglipas ng ilang oras, pumunta ang team ni Sean sa sekretong laboratory ni John. Dito pinakita ng lalaki ang Chimera virus at ang antivirus nitong Bolero phone. Nang makampirma ng CEO na legit ang dala ni Sean, nag-offer kaagad ito ng malaking halaga. Pero hindi kontento ang lalaki sa pera dahil mas gusto nito ng 51% control sa kumpanya ni John. Pinakawalan umano nito si Naya na carrier ng Chimera sa gitna ng Sydney kaya siguradong malaki ang demand sa antivirus pagdating ng ilang araw. Sa tulong ng chip na nilagay sa babae, nakumpirma din ni Luther kung nasaan ito. Kaya binulabog ni Ethan ang pag-uusap ng dalawang grupo, pinalabas ni Sean si Hugh para iligpit si Ethan. At dahil sa pananakot ni Sean sa CEO, pumayag na rin ito sa demand ng lalaki. Habang naglalaban sa labas si Hugh at Ethan, naglilipat naman ng bayad si John kay Sean. At ilang minuto lang ang lumipas, nagradyo na si Hugh na nahuli na nito ang agent. Kinaladkad na ni Hugh si Ethan sa harap ni Sean. Pero lingid sa kaalaman ni Sean, si Hugh pala ang nasa harapan niya gamit lang ang mukha ng agent. Nilagyan ito ng tape ni Ethan sa bibig para hindi ito makapagsalita. Habang ang agent naman ay kampantang pang-isingisi gamit ang mukha ni Hugh. Pinagbabaril ito ni Sean at nang bumagsak na ang akala nitong si Ethan, saka lang nito napansin ang nakabendahe nitong Kaylang King. Napasigaw na lang si Sean nang tanggaling nito ang maskara ni Hugh. Nang lingunin naman niya ang akal ang si Hugh, wala na ang lalaki at wala na rin sa mesa ang Chimera virus pati ang Bolero phone.
Tumatakbo na si Ethan palayo sa laboratory pero hindi siya nakasakay sa helicopter dahil nahabol siya ng mga tauhan ni Sean. Nakaagaw siya ng motorsiklo kaya mabilis niyang nilisan ang lugar. Pero mabilis din siyang nasundan ng mga tauhan ni Sean. Yun nga lang, isa-isa itong naitambo ng lalaki. Nang makita ni Luther si Naya sa monitor, sinabihan niya si Ethan kung nasaan ang babae. Kunting oras na lang bago mag-effect ang virus sa katawan nito kaya pinapakuha niya ang babae at dalhin umano sa kanya sa pamamagitan ng GPS. Habang patuloy ang habulan ni Ethan at Sean, nasa bangin na ng mga sandaling iyon si Naya. Hanggang magpang-abot ang dalawang agent. Parehong magaling ang dalawa pero mas nanaig si Ethan. Bumagsak ang ulo ni Sean sa isang malaking bato nang matamba ito. Akala ng agent wala na ang lalaki. Maya-maya lang ay siya namang pagdating ng helicopter sakay si Naya. Nang ay abot na sana ni Ethan ang antivirus kay Luther, natigilan ito dahil nakatutok ang baril ni Sean sa kanilang dalawa. Nang marinig niyang sabihin ni Sean na sana pinatay muna niya ito, mabilis niyang binato ang antivirus kay Luther at sinipa pataas ang baril na nasa paanan niya. Pabagsak siyang umikot at binaril ang kalabang agent. Ininject agad ni Luther ang antivirus kay Naya. Napaiyak ito nang lapitan ni Ethan. Dahil sa ginawang tulong ni Naya sa mission nila Ethan, pumayag din ang kanilang mission commander na burahin na ang lahat ng kaso ng babae. Ilang araw ang lumipas, nakapagbakasyon ang agent na kasama si Naya. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kats tayo sa susunod na video.